What's up guys? It's your boy Ace Twister at welcome back sa ating YouTube channel. At ngayong araw mabilis ang video lang tayo, no. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magtanggal or magbaklas ng leg shield ng ating Suzuki Raider Curb. So itong video na to ay para sa mga bagong may-ari ng Raider Curb diyan na wala pa masyadong background about sa kanilang mga motorsiklo. So kung gusto niyo tanggalin yung leg shield niyo, panoorin nyo tong video na to para syempre maturuan kayo ng tamang pagtanggal at may isaalang-alang nyo yung mga hindi naman ganun ka detalyadong bagay. So let's start. So itong motor natin, ang tatanggalin natin dito ay yung leg shield. So ito yan, yan, tapos dito sa likod tanggalin natin yan. So kaya natin tatanggalin yan para malinis natin yung loob ng makina. At para sa iba kasi forma rin yun, kaya tinatanggal nila yung leg shield. Pero ang disadvantage nun, kapag tinanggal mo yung leg shield tapos bumiyahi ka ng medyo malayo tapos naka-short ka lang, sunog yung ano mo, hita mo tsaka binte, kasi masyado mainit yung singaw ng ating makina. So normal lang naman yun sa mga Raider Curb user na madaling uminit ang makina. So tanggalin na natin tong leg shield. So sa pagtanggal na itong leg shield, may mga tornilyo tayo na tatanggalin. Unang-una, ito. At ang tornilyo na ito ay mahaba siya. So ayan. At sumunod, ito. Dalawa. Tatlo. Apat. At by the way nga pala guys, okay magtatanggal ng tornilyo habang mainit ang makina. Kasi baka mabilugan kayo, maputulang kayo ng tornilyo. So palamigin nyo muna yung makina bago kayo magtanggal. Lalo na sa mga ganito, delikado yan. So kahit dito dapat malamig yung makina para syempre hindi natin hindi maputol yung tornilyo. At dito naman, may tornilyo din dyan. Tatanggalin natin yan. At yung dito sa baba, tatanggalin din natin yan. So ito yung mga tatanggalin natin sa side. So ganun din yung gagawin natin dito sa side na to. Itong tornilyo dito ay maiksi lang, kaya okay lang yan. Unlike doon sa kabila na mahaba. So, ang tatanggalin natin dito sa kabila, ganun din. Ito, 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 at ito sa baba. At luluwagan lang natin to guys, para magalaw-galaw natin to. Kasi kapag hindi natin to niluwagan, mahirapan tayong maggalaw-galaw na ito. So, start na tayo. So ang gagamitin natin sa pagtanggal ng tornilyo nito ay itong ganito. So ang size nito ay hindi yung mga ordinaryong size ng screw. Medyo malaki to. Kasi kapag yung maliit na screw yung ginamit natin o yung ordinary, hindi mo mabubuksan to. Ang mangyayari lang dito, kapag pinilit mo yung normal na screw, bibilog lang to. Kaya gumamit tayo ng medyo malaking bala or malaking blade ng Phillips screw. So, start na. Ito guys, yung sinasabi ko na mahabang screw dito sa side na to. Tatanggalin na ito. Pagkatapos, sunod na to. Nga pala guys, kapag tatanggalin nyo na itong leg shield, check nyo muna to kasi may nakaklang yan dito. Kailangan, bago nyo siya ilain, alisin nyo muna itong klang na to. Madali lang naman yan. Kaya ganito nyo lang yun. Yan. Tapos sa kanan nyo siya ilain. So ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag hindi nyo niluwagan to, medyo mahirapan kayong bunutin to. Dahil ito nga, nakakompress siya dun. Kaya luwagan muna natin to. So, mas
madali siyang tanggalin kapag niloban natin ito. So yun na. Tanggalin natin yung isang leg shield. At ganun din sa kabila. So ngayon na natanggal na natin yung leg shield natin. So wag natin hayaan na mawala to. Kasi kapag nawala to, hindi na natin makakabit yung screw dito. So yun lang naman yung mga dapat tandaan. Siyempre pag tinanggal din natin to, yung mga screw na to, eh kailangan natin itabi. Para hindi tayo makulangan. At mas maganda din habang nakatanggal to, i-lubricate natin to. Lagyan natin to ng mga langis. Para kapag binalik natin, eh okay na. So balik na natin tong batok niya dito. Tapos ikabit na natin yung tornilyo at pwede na dinisin. So ibabalik natin yung tornilyo dito at tornilyo dito. Ganyan din sa kabila na dalawa. Para kapag tumatakbo yung motor, hindi masyado ma-vibrate yung kaha. So, natanggal na natin yung leg shield nitong Suzuki Raider carb natin, no? At pwede ko nang linisin yung makina niya. Yung dito lang naman sa labas. So, yun lang. Ingat sa lahat. Alright.